punta po kami ng Masyad Mall. Sumakbo kami ng gabi. Kasama ko si Andre, si Mami. Makita nyo, naka-complete bike gear yung dalawa. May mga ilaw, may helmet, may reflector vest. Kompleto po para safety. Kakain daw po kami ng Subway sa Masyad Mall. So, yun ang gusto ni Andre. So, let's see. Medyo layo-layo pa ng konti. Pero, update kayo mamaya. So, nandito na kami sa may Burjil Hospital. Saglit, pakita ko sa inyo. Yan siya. Burjil. Ito yung dalawa. Bilis! Pwede na nga. Malapit na kami sa Masyad Mall. Ito yung parang, ito yung mosque. Tapos yung kasunod na Masyad Mall na yun, yung bandang dulong building doon. Sa unahan, yun yung Masyad Mall. After lang stoplight na nakikita nyo, yung pangatlong stoplight, yun na yung Masyad Mall. So nakaka 7.0 km pa lang kami. So siguro ang ganda mga 8.59, ganyan. Tingin sa kalsada, wala. Wait. Malapit na kami. Ayun, yung building na yun guys. Sa likod niyan, Masyad Mall. So si Andre yung nasa una. Si Mami Are. Pinaghihintaan namin. Ang ganda ng headlight ni Mami. Kita nyo. At saka yung kanyang app na ginagamit. Nakikita yung speed, calories, kilometer. So yun yung sinusukat. Ay, naglalakad. Awin. Good evening. So, medyo madilim. Ayun yung guys, naglalakad. Ayun yung Capital Mall. Pero sa ano lang kami pupunta? Masyad Mall. Kasi may Subway dito sa Masyad Mall at Subway daw ang kakainin ni Andre. So si Erica Gail, walang bike, ayaw magbike, kaya naiwan sa bahay. Papa take out lang daw siya. Tuloy tayo, tuloy. Medyo may kadiliman guys dahil walang ilaw, pero okay lang, may ilaw naman kami, may mga headlight, lalo na yung kay Mami, napakalinaw, kita nyo parang motor. So yung mga ilaw namin ay mga rechargeable po siya para hindi po masagad at magastos pagbili ng mga battery. So ginagawa namin rechargeable. Kada tatakbo kailangan po recharge, lalo kung gabi, kasi importante po yung may ilaw para hindi naman masyadong delikadong mag-ride.
kagandahan dito, may bike lane talaga. Ayun yung highway. Tapos ito yung bike lane. Makita nyo. Kaya si Mami. Say hi to my vlog na. Mabilis siya magpatakbo. Kala nyo. Malakas tumadyak yan. Sa syempre. Okay, say hi to my vlog. So guys, nakarating na kami dito sa Masyad Mall. Ito yung Masyad Mall guys. Yun, pangalan, hindi masyadong, ayan, Masyad Mall. Ito yung pinakamalapit na mall sa amin. Ito yung aming bike. So wala magbabantay, kaya naiwan ako. So si Andre, si Mami, bumili ng pagkain namin. Kakain daw muna kami bago kami umuwi. Lumarga. Bago lumarga. Ang problema ay wala kaming dalang backpack. Para kung may bibilin man sa groceries, nakabili na sana ng mga ulamin, nalagay na lang sa backpack. So ito yung pinaka main entrance guys, dun, ah. Dun yung main entrance. Kaya lang hindi ako pwedeng pumunta dun at baka maitakbo yung ating bike. Hindi naman sa maitakbo, wala namang kukuha. Kaya lang yung mga accessories kasi nakakabit. Baka mamaya may kumuha at ikabit sa kanilang bike. Update ko kayo mamaya guys kapag nakabalik na sila. Kakahaan muna kami bago kami umalis. Guys, ano ito Andre? Chicken burger? Taka? Beef? Wala lang? Soft drinks? Ah! Ayun na yun guys, maklo. Kaya muna tayo. Tapos, plate na. Balik na tayo mga ka-rider, umi tayo. Ito yung loob ng Masyad Mall guys. Na-late lang siya ng mall. Pero, nandito naman na lahat. Halos, talo na yung grocery sa may lulu. Makita mo, meron mga ano. May malaking supermarket. Ayun yung lulu. Doon. Diyan kami lagi nag-grocery ni Mami. So, labas na ako. Umihi lang ako guys, sumaglit lang. Naghihintay na sila sa akin. So, alis na kami. Umihi na. So ready na yung dalawa ni Mami. Ayun o, saka si Andre mukhang nilalamig na yung mga loko. Ayun. Oh, excited nang umuwi. Talagang gustong gusto nila eh. Umihi na kami guys. Ito, dito kami dumasay lalo ng mga puno. Kaya, pinuno ko si Mami. Maliwanag yung ilaw niya kasi sa akin. Medyo nalobot na yung isang headlight. So yun si Andre, nauna. Sa gitna si Mami. So masusubukan ang pagka-mountain bike. Medyo dumudulas. Tapos na isang kamay lang ako. Ano, kikita nyo, dilim, tapat doon kami, nakasada. Dito ako dumaan sa ilalim para diretso doon sa footbridge. Tatawid dito sa main highway, footbridge, tapos yun na, bahay na kami, ADU. Super gaan na guys! Mga ka-rider, so ito lang yung daan pa uwi. Kailangan namin buhatin yung bike. Tapos, pagbaba namin, idin na. Yeah! Dito na kami sa may footbridge guys, mga ka-rider.
So ito yung footbridge patawid ng Abu Dhabi Al Ain Road. So kumbaga parang S-Net index sa atin sa Pinas. Buti na lang magaan mga ka-rider. Kahit malaki, medyo magaan siya. So malapit kami sa bahay. Okay mga ka-rider, pakita ko sa inyo yung daan pa uwi. Okay, nandito na kami guys mga ka-rider. Ito yung Abu Dhabi University. So dyan po ang inyong abang lingkod na nagtatrabaho. So 9 years na po tayo dito. Salamat EDU sa opportunity na binigay mo po sa akin. So ito yung daan pauwi papuntang, actually yung Abu Dhabi University meron siyang student dormitory at saka staff accommodation sa loob. So halos magkatabi siya. So doon po kami nakatira sa staff accommodation. So kaya naglalakad lang ako pagka pumapasok at lumalabas ng trabaho. So very convenient po siya dahil hindi na ako gagastos sa pamasahe. Ang problema lang po ay malayo naman po kami sa mga pasyalan sa city. Kailangan po namin magbiyahe ng 30 to 45 minutes sa bus, pero kung taxi siguro mga 30 to 25 minutes nandun na kami sa pinaka downtown ng Abu Dhabi. So yan po yung staff accommodation. So medyo madilim, mga ilaw lang makikita nyo, pero marami pong apartments dyan, halos 165 apartments po to be exact. Tapos meron po kaming 15 villas doon po nakatira yung aming mga senior leaders, yung pong Chancellor, Vice Chancellor, Director, Deans, Provost. So dyan din po sila nakatira. So sama-sama po kami dyan. So eto si Mami, kahapit uwing-uwi na. Lumamig na yung pagkain ni Erica Geldi Habid. So inuwihan po namin siya ng burger and fries sa McDo with chicken nuggets. Yung po ang kanyang paborito, chicken nuggets. Dahil yung babaita pong yan, yung pong anak kong babae na panganay ay marunong po siyang magbike, kaya lang medyo hindi niya kakayanin pag medyo malayo-layo na yung mga takbo. Hindi tulad ni Andre, siyempre lalaki, malaki pang katawan sa akin, kaya kaya niya. Kaya si Mami ganun din sana yan, nagmumotor sa Pilipinas yan eh. So andito na kami. Ito yung pinagbabay ka namin gabi-gabi sa kabila. Ayan o, may bike lane dyan, kulay green. Tapos ito yung entrance papasok ni Abu Dhabi University staff accommodation. Pakita ko sa inyo guys mamaya, medyo malapit na tayo doon sa security. So let's see kung pwede tayong mag-video kahit siyang kamay. Medyo masikip yung daan papasok kaya. Mukhang pagod niya yung mga kasama ko. Ang bilis oh, iniwan ako. Okay lang, kaya natin habulin yan. Ayun na, papasok na po kami sa gate. So pakita ko sa inyo hanggang dun sa apartment building namin sa aming block. So andyan na siya. Ito yung entrance, ayan yung security gate. Tapos pwede kang dumaan sa gilid. Medyo mahirap, mahirap. Dalawang kamay tayo kailangan, baka tayo babuhal.
Karaos. At least sabulin natin sila. Ito po, nasa loob lang po kami. Ito yung mga villas. Ito yung mga apartment buildings ng Abu Dhabi University Staff Accommodation. Tapos ito yung mga parking for visitors. Meron po siyang underground hammer sa ground parking. Kami lang po ang wala sasakyan dito. Ito po yung aming playground. Sarado na kasi COVID, maaga siya nagsasara. Dati hanggang 10 o'clock. So time check po tayo. Mga 10:15, 10:20 na po ng gabi. So ang bilis nila mami. Ayun, kung makita nyo, lumusot sila doon. So ito yung Block B, yung kasunod na block. Yun na yung sa amin. Oh, ito lang bibilis pagka pauwi. Pag alam nila ang daan, iniiwan ako. Ayan po. Malapit na po kasi. So ito po yung block namin. Yan yung ilaw na yan. So yung mga ilaw sa parking, sensored po siya. Kapag nakadetect ng movement, wow, umiilaw. Ay, thank you Lord. Thank you mga ka-rider. Nakauwi tayo ng ligtas. So nandito na tayo. Thank you Lord. Pagod si mami. So pasok na kami. Inakit namin guys yung ano, mga ka-rider, yung aming mga bike, baka mawala kasi sa baba. Kaya inakit namin sa elevator, patayo siya. So isa-isa lang kasi maliit yung lift sa amin, isa lang ang kasya. So hanggang dito na lang guys. Salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan niyo yung aming video, please like, share, subscribe. At sana po para lagi kayong updated sa aking mga susunod na ride. So dito na lang mga ka-rider. Maraming salamat and see you on my next ride sa Friday. Sa city po ulit tayo. Bye bye. Thank you for watching.